How many years na kayo? 11 years, pero no sex. Paano niya nami-maintain yun? Nilatag ko sa kanya talaga kagad yun, na ito yung boundaries ako. Boundaries mo. Yes, hanggang dito lang tayo. Hindi ako pabor sa premarital sex. May times minsan na papaisip ka, kaya niya ba? Sana naman dito tumatakas sa likod ko. Siyempre, sila may doubt sila sa akin. Oo ba, naman. Mukha akong playboy or something. Chick baero, boy. Chick boy. Sure ka na si EA ay walang babae sa buhay niya na iba? Nahuli niya ako eh. Nahirapan talaga. Kasi siyempre lalaki ako. Kasi parang nung nakita ko yung history, na hindi ko inaasahan, ano to? Sino to? Bakit may ano? Mga ganyan. Ito naman, nabanggit pa ng pangalan. Baka i-search nila. I-chat niyo ako. Oh my God. Yun, sorry ah, sobrang di ko alam kung ako lang to or baka may iba rin talaga. Yun yung simula mo yung pangalan ko. Kaya mo siyang i-let go ng gano'n na yung 11 years? Opo. At kasama po natin ngayon ang magsing-irog. Ako magsing-irog. Ang aking kaibigan si Edgar Allan Guzman. At syempre, ang aking distant relative, Shira Diaz. Ayun nga sa'yo. Ayun nga mo. Oo. Grabe naman yung ano nyo. Ini-intro ko pa lang kayo. Oo, ina kayo. Hindi kasi, di ba? Para makita rin ng tao talaga. Nagpa-plastikan kayo. Hindi, alam mo, napaka-unique ng inyong love story. Kasi pag nag-re-research ako, nag-google ako, ang laging lumalabas, celibacy. Celibate. How many years na kayo? 11 years, pero no sex. Mm-hmm. Paano niyo nami-maintain yun? Ano talaga, ako, sinabi ko sa kanya una pala, nung magkakilala kami, yung parang naramdaman ko na gusto niya ako ligawan, nilatag ko sa kanya talaga kagad yun, na ito yung boundaries ako. Boundaries mo. Yes, hanggang dito lang tayo, hindi ako pabor sa premarital sex. So, tinanggap niya naman. Pero I'm sure para sa kanya, naramdaman ko naman na nahihirapan din talaga siya. Tapos parang may times minsan na papaisip ka, kaya niya ba? Sana naman dito tumatakas sa likod ko, ganyan-ganyan. Pero naniniwala naman ako sa kanya. And then, pina-feel niya talaga sa akin na willing to wait siya. And then, yun talaga kasi ever since bata pa lang ako, yung family ko talaga, ang laging sinasabi sa akin na kapag nagka-boyfriend ka, huwag may susuko agad yung bataan mo ha. Pagkakasal nyo, tsaka pa lang. Kasi yun yung pinaka-mabibigay mo, yung best gift na mabibigay mo sa magiging asawa mo. Tapos yun, parang yun talaga na instill na siya sa mind ko na okay, ganito tayo. Noong una, hindi okay sa'yo yun? Nahirapan talaga. Kasi syempre lalaki ako. Mm-hmm. First 2 years namin, 2 years, 3 years, mm-hmm. umiyak ako sa kanya. As in, out of nowhere. Siyempre, pag nararamdaman ko siya, kanya ako talaga umiiyak. Kasi sa kanya naman talaga dapat eh. Sabi ko sa kanya, maba parang hindi ko na kaya. So, ang lagi niya lang sinasabi sa akin is, kung mahal mo talaga ako, hintayin mo, kakayanin mo. So, yun lang yun. Paulit-ulit yun. So, yun lang lagi ko nilalagay sa utak ko. Oo nga, tama siya. Kung mahal ko talaga siya at willing ako hintayin siya, kakayanin ko. Sacrifice, mga watch. Yun na yun eh, parang naghahalo na yung sacrifice, tapos yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya talagang parang nagiging emotional ako pag nararamdaman ko yung time na yun. 11 years? Oh, walang lumiko? Wala, mga watch. As in, never din ako nag-attempt na sa kanya na, oh, ganyan. No, never. Kasi nirespeto ko siya, ganun ko siya kamahal. Kahit mag-out of the country kami, wala. Yun din yung promise namin sa parents ko din na kahit iwan nyo kami, kahit umalis kami, walang bantay. Kasi yung mga first years namin, lagi kami may chaperone, kasama yes, buong family ko, or kaya kasama yung kapatid ko. Pero pinakita ko sa kanila talaga na yung parang ang sarap lang din kasi sa pakiramdam na lalabas ako, malinis yung konsensya ko. Hindi ako guilty, wala akong tinatago sa magulang ko. Hindi ako kakabahan na, uy, teka baka buntis ako, hindi natin, mga ganun. So ang sarap lang na payapa, pinagkakatiwalaan ka, minamahal ka ng mga magulang ko dahil nirerespeto mo ako. Kasi kung nirerespeto mo ako, nirerespeto mo rin sila. Share ko lang din, Mama Oj. And parang nag-gain ko yung trust and respect ng family niya sa akin dahil doon. Kasi talagang noong una, aminado naman ako na, syempre, sila may doubt sila sa akin. Oo oh, naman. Mukha akong playboy or something. Chick baero, boy. Chick boy. Mukha lang. Pero yun, sabi ka naman. Pero yun, nilinis ko yun. Kumbaga, kinakita ko sa kanila na hindi po ako gano'n. Matutuong mahal ko po yung anak nyo, pamangkin nyo, kapatid mo. So, yun, doon ko nakuha yung respect. Napakasarap sa pakiramdam kasi ganun yung tingin nila sa akin. Saan nanggagaling yung nung una na hindi ka makatiis dahil yung mga ex-girlfriends mo, kumbaga, nagkakaroon na kayo ng
intimacy noon. Kaya yung sa kanya, parang, oops, saglit. Parang ang bago naman tong babaeng to. Ah. Parang this time ayaw ng girl pumaya. Yun nga, sabi ni Shaira, unang-una, sinabi niya sa akin. So alam ko na. Pero syempre, di ba, mamaod, habang tumatagal kayo, syempre, minamahal ko siya eh. Gusto ko iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko, hindi lang sa ganitong bagay na mag-concern ako sa kanya, mag-effort ako sa kanya. Gusto ko yung paramdam. Alam mo yun? Kaya nga love eh, di ba? So, iba nga, di ba, sinasabi, make love, not sex. Para sa kanila, magkaiba yung make love kasi may halong pagmamahal. Yung sex, wala. So, para sa akin, kaya ako pumapasok sa isip at nararamdaman yun kasi gusto kong paramdam sa kanya yung love ko na sa'yo lang ako, sa'yo ko lang gagawin to. Doon ako nang gagal. Di ba may mga basketball exhibition yung mga artista sa out of town, di ba? Yan, enjoy na enjoy yung ibang mga lalaki artista. Kasi doon sila nakaka-meet yung leading lady for a night. So, paano pag, kunwari, basketball, so, buti nakakatiis ka? Wala, wala. As in, alam naman ni Shaira, pag gano, taro basketball after game, diretso ako ng tulog, gano'n. Meron kaming inom na onte, pero alam niya, updated siya. Mm-hmm. Tapos dun sa kwarto, yun. Kailan may video call? May mga, syempre, kasi para send secure. Send picture. Ganyan. Di sapat yung picture lang. Kailangan yung photo para nakita yung date, yung oras. Ah, talaga. Ganun ako. Hawakan mong ventilador. Tawa. Hindi, kasi nadali yung picture eh. Pero sa akin, gusto ko, de, screenshot mo yung nasa album mismo, yung details. Okay, ganun. Pati yung time. Oh my God. Tapos gusto para, mo yun? Sa akin, ginagawa ko siya para ma-secure siya kasi mahirap ma-misinterpret niya na dito ako tapos yun pala. Yung lumabas sa picture, syempre at least alam niya. So si Shaira, ganun din ginagawa mo? Ah, hindi. Si Shaira, hindi. Si Shaira naman sobrang... Syempre, so siya lang pinagdududahan mo? Eh, syempre. Kilala ko rin naman siya. I mean, may tiwala naman ako sa kanya. Kailan mo naman ako. Binisi mo naman yung pangalan ko. Hindi, may tiwala naman ako sa kanya. Pero syempre, lalaki pa rin yan eh. I mean... Oh, so may duda ka pa din. Hindi ka 100% confident sa kanya. Hindi kasi si Shai, Mama Oj, alam mo naman siya, di ba? Hindi naman kasi mahilig tong gumimik, hindi bar. Ako pala. Kaya ako talaga, as in kampante ako na, ah, hindi, kahit, alam mo, Mama Oj, kahit iwanan ko yan sa isang bar, kahit sa mga bar sa BGC, kahit mag-isa yan, may lumapit sa kanya, wala siyang entertain doon. Yes. Ay, talaga. Kaya kong manuntok ko. Ay, feeling ko na. ganun ko confident na hindi siya gagawa ng katarantaduan kalungan. So, ano na lang outlet mo? Ano lang talaga? ano na lang nagiging outlet mo? Dahil sabi nga nila eh, lalaki ka lang. Oo, pero hindi, not all the time. Kasi gusto kong, alam mo yun, gusto ko isave. Okay. So, yung karaniwang ginagawa ng mga lalaki, yun na lang? Actually, hindi. Kahit tanungin mo siya, hindi rin. Pag-usapan bakit kailangan ko siya itanong? Hindi, siyempre. Pwede ka naman magsarili. Hindi kaya nga, pero siyempre, sinishare ko pa rin yun. Kasi ako kasi nakukonsensya ako pag ganun eh. Ewan ko ha, sorry ha, sabihin nyo na ako sobrang bait, pero hindi, nakukonsensya kasi. Kasi nga gusto ko i-save eh, para pag nagpakasal kami and then, ano na, andun na kami sa moment na yun. Baby agad. Di ba yung kaong na? Di naman siguro. Siguro pag nararamdaman ko pagkaong na. Pagkaong na, ako na makakaramda. Medyo ano na. Parang hindi totoo, no? Pero okay na kaya. So when was the last time you, ano, practiced that? Yung karaniwang ginagawa ng mga lalaki? Ako siguro, a year? Isang taon na. Wow. Grabe. Naniwala ka naman? Hindi ako interesadong malaman. Sa totoo lang. Hindi ako interesadong malaman. Sabi ko nga sa kanya, Bash, alam mo, never ako nanood ng mga porn. Never. Ako din, hindi na. One time kasi nahuli niya ako eh. Sabi niya, tapos na daw siya tapos doon. Tapos na ako sa ganun, tapos na ako din. Kasi parang nung nakita ko yung history, na hindi ko inaasahan, ano to? Sino to? Bakit may ano? Mga ganyan. Ito naman, nabanggit pa ng pangalan. Baka i-search nila. Hindi, sabi niya kasi tapos na daw siya doon. Ganyan. Matanda na daw siya para doon. Tapos nakita ko yung history. Merong ano. Tapos chineg ko. Sabi ko, ah, talaga. Tapos umiyak ako. Yun, sorry, ya. Sobrang hindi ko alam kung ako lang to or baka may iba rin talaga. Para first year namin. Umiyak ka, tapos. Umiyak ako kasi nasaktan ako. Parang syempre, sinasabi kasi nila na normal lang sa lalaki na manood ng ganito. Ganyan. Pero para sa akin, bakit kailangan parang i-normalize. Kasi parang para sa akin, na parang kung nanonood ka nun, edi parang pinagpapalit
pinapantasyahan mo yung ibang babae na parang, ayan, yung nakita mo yung nakahubad, ganyan. Parang, hindi ko alam. So, nasaktan talaga ako na parang sabi ko, palit tayo. Ako manonood, may pinagpapantasyahan na ako ibang lalaki, matutuwa ka. Yung parang cheating din siya sa akin kasi nakikita mo yung katawan ng ibang tao na which is supposed to be parang sacred, di ba? Yung katawan natin, dapat sacred siya. Siguro, dahil, hindi ko alam, kasi ganun ako. Conservative ka. Doon nag-start pa, Maud, na nung nasaktan siya, sinabi ko na, hindi ko na. Kasi pag every time na nakukonsensya ako. Parang ganun, sabi niya, tinamaan ako doon na nasasaktan siya. So, dahil sobrang mahal ko siya, nasasaktan siya. Nag-stop talaga. Galing mo naman. Mahirap, I swear. Hindi siya madali. Sobrang hirap. Knowing me, alam po, kilala ko yung sarili ko. So, bago maging kami, kilala ko. As in, nung nakilala ko siya at minahal ko siya ng everyday ko siya minamahal. All of a sudden, nagbabago. And that's the time na sasabi ko sa sarili ko na, ito na yung babaeng gusto kong makasama sa araw. Wow. Sure ka na si EA ay walang babae sa buhay niya na iba? Hindi sure. Ikaw lang. Sure ka. Sure naman ako sa mga pinapakita niya. Siya, very consistent, di lang sa akin, sa pamilya ko din. The way he interacts with my family, paggalang niya, pagmamano niya, tuwing may kita niya yung magulang ko, yung lola ko, sa mga tito ko, talagang malalaman ko naman din. Malakas yung pakiramdam ko na wala naman siya. Kung meron man, mag-comment kayo. I-chat niyo ako. Oh my God. Kung meron na hindi ko alam. Hamon ka pa. Hindi ka magharap tayo. Oo. So, sa babae, cleared na siya, no? Apo. Sa bading. Parang wala naman yun. Actually, napapigit na lang. Napapanaginipan ko siya na siya yung bading. Bading. Twice. Bading tayo sa mga rules ko. As in, sabi ko, yung parang may time na kinasal na kami, tsaka palang siya umamin na back siya. Tapos iya ako ng iya. Tapos sinatanong ko, baba, sure ba talaga? Na kasi pwede niya namang sabihin sa akin, ganyan, parang hindi kami magkasakita. Hindi naman daw. Kasi si EA, di ba, meron kang kapatid. Brother, yeah. Na rin, yes. Kapanalig din namin. Yes. Yeah. So doon ka humuhugot ng mga talento mo sa pag-arte bilang bading. Siya talaga yung peg ko. Dahil napakahusay yung umarte. Super. O alam mo, napakahusay yung umarte yung bading, pero hindi siya napaghinalaan. Ibig sabihin, bilang aktor, talagang na-shift mo yung character mo. Thank you. Hindi ko rin makakalimutan yung sinabi mo sa akin nung Dead Mo Walking. And nakita ko yung post mo. Hindi pa tayo ganun ka-close noon. Basta sa husay mo, ganyan, sa Dead Mo Walking. Napanood ko bakla, yun. Bakla ka ba? Ganyan, parang ganun. Sa post mo sa FB. So, in-screenshot ko yun sa phone ko. So, yun yung parang asarap lang basahin kasi coming from you, di ba? So, alam din naman ni Shira. Kaya sabi ko sa kanya, tapos si Mama Oji, kaibigan ko to. Kaya nung message ka, sabi ko sa kanya. Ba't nililinaw mo sa kanya na kaibigan ko to? Huwag mo kami paghinayaan. Huwag paisi ba? Saan ako pumilyadong tao siya? Anyway, ayan. So, nag-propose ka na nung 2021. Pero ang kasal ninyo ay 2026 pa. Bakit ang aga ng proposal? Tinanong ko rin sa kanya. Kasi Mama Oji, nung may bumili ako ng bahay, sinama ko siya. Siya yung una-una ko sinama. Pinakita ko rin sa kanya. So, habang tinitignan namin, actually, noong time na yun, nanghihina ako ng sign kay Lord. Buo na uloob ko, buo na utak ko. Siyempre, yung sign kay Lord, naniniwala ako doon. Bigyan mo ako ng sign, Lord, na ito talaga tong babae para sa amin. That's the time na magpo-proposal. So, nalakad siya sa may living room ng bahay, papunta sa dining room. Natingin lang ako sa kanya. Tapos parang i-imagine ko may gamit na yung bahay. Tapos nakapambahay lang kami. Alam mo yun? Yan, the normal day na isang mag-asawa. Hindi nakita ko siya naglalakad. Sabi ko, shit, bagay na bagay siya dito sa bahay na to. Na-picture out ko, na-imagine ko bigla. So para sa akin, Lord, sign na ba to na mag-propose na ako sa kanya? So yun, nung araw na yun, di ako ng dalawang isip. Pinlano ko agad, December 25, 2021, Pasko. Isa-surprise ko yung mommy ko sa bahay na yun. Wala rin siyang alam. And then, nagpa-set up ako doon. Sa gilid ng bahay, mayroong bakanting daanan doon, saka bakanting lote. Dalawang surprise, dalawang babaeng mahal na mahal ko sa buhay ko. So, first, yung mommy ko surprise sa bahay. And then, siya. Propose ako sa kanya. So, yun. December 25, 2021. Tapos, kaya siya matagal, 2026, kasi hinihintay ko lang din si Shira. Mag-graduate pa lang siya this year, 2024. And after ko mag-propose, sinabi niya sa akin yun, na bago tayo magpakasal, gusto ko muna ng graduate. Tapusin yung pag-aaral ko para after ng pag-aaral ko, sa'yo na ako nakafocus. So, hinihintay ko siya. Actually, hinihintay ko lang siya. And ako naman, Mama Oj, ready ako anytime. Sabi ko sa kanya, and alam niya yun na, ready ako anytime. Kaya ay mo ako magpakasal next month. Okay. Yeah. Walang problema. Just waiting for you, sabi ko sa kanya. 2026, dahil 2025, naniniwala kami sa feng shui. Pa-feng shui kami na
Kapag nagpakasal kami noong 2025, medyo magulo yung relationship namin as mag-asawa. Magkaaway, hindi kakaintindihan. Siyempre, ayaw naman namin yun. So, ang right year is 2024 and 2026. Okay. 2024 na ngayon, nag-graduate pa lang siya. So, ayaw namin madaliin yung mga bagay-bagay. Yes. Tamang time lang din. Yeah, so, kasi ang pinaka na-appreciate ko rin sa kanya, bago siya lumuhod talaga, sinabi niya sa akin na willing to wait siya kung kailan ako maging ready. And pinatunayan niya yun kasi never niya akong tinanong or ni-rush na, "Bach, halika na, announce na natin." Walang ganun. Bali yung announcement na nangyari nitong taon na to, dun sa unang hirit, parang completely na parang nanggaling sa akin yung initiative na, "Bach, announce na natin, ready na akong i-announce." Tapos so, sinabi ko sa kanya, yung mukha niya talaga priceless. Parang, basta hindi ko ma-explain, basta yung mukha niya, ang saya niya kasi finally parang eto nagmo-move na, umaandar na yung ano, yung plano, umaandar na yung bangka namin na into planning stage na kami. So natuwa ako, na-appreciate ko yun dahil hindi ako na-pressure talaga. Wala akong naramdaman na may hinahabol ako kasi yun yung sabi ko sa kanya. Ayokong may mga maiwan ako dahil lang magpapakasal tayo. Ayokong may regrets ako na hindi ko nagawa kasi kailangan na natin magpakasal. Tapos sinabi niya na yun, kung kailan talaga ako ready, which ayun yung nangyari. Parang nanggaling sa akin talaga na ready na ako. Kaya sobrang happy niya. Sobrang happy niya. Kahit yung announcement itself lang, super happy. Ba't ka na-hypnotize kay Shaira? One of a kind. Huwag para sa akin, pili na lang yung ganyang babae. Napakabait, totoong magmahal. And minahal din yung pamilya. Alam naman natin, maraming hindi perfecto eh. Siyempre may una, may issue or something. Pero sa tinanggap niya, pamilya ko, and ganun din ako sa pamilya niya. And nakita ko na after nung announcement namin, naramdaman ko agad yung, alam mo yun, yung gusto niya rin akong mapangasawa. Oo. Ganun ko agad din naramdaman. So, and sa una pa lang, sabi niya, nung una sinabi niya sa akin na ito lang, ganito lang ang kaya ko ibigay, dun pa lang humanga na ako eh. Mahirap, pero may paghanga kasi wala pa sa buong, sa lahat ng mga naging girlfriend ko, exes ko, wala akong nakita ganun. So, kung sakali pala na si Shaira ay bumigay sa'yo noon, may posibilidad na hindi tumagal ng 11 years ang relationship niya? Good question. Hindi namin, never sa atin sa mga giyon. Siguro mamuod sa akin, hindi eh, siya pa rin eh. Kasi yung pagmamahala namin, iba. Para kami mag-best friend. Parehas kami nasa industriya ng show business. Hindi kami yung, oh, bawal mong gawin yan, oh, bawal yan. Ha. Ayoko niya na, sabihin mo sa akin pag ganyan. Ha. Hindi kami ganun, supportahan kami. Yeah, hinahayaan namin na mag-grow yung isa't isa. Kino-correct namin kung sa tingin namin hindi tama. Kung sa kanya tingin niya tama yung ginawa niya sa akin, sa paningin ko hindi. Kukorek ko, i-explain namin sa isa't isa na may mga bagay na akala mo tama pero mali. So yung ways na ginagawa namin sa isa't isa para sa ikabubuti rin namin. Oo, siguro yun din tama. Talaga yung hindi naging toxic, secret. Eh. Hindi toxic, Mama Ods. Yes. Sabi na iba, may mga issue pa nga sa akin before na parang apekto sa trabaho ko, apektuhan na yung career ko. Sa akin hindi eh. Kasi unang-una kong maapektuhan yung career ko, kasama niya ako lagi. Hindi ako ma-attend ng mga tapings ko, kinatarantado ko yung mga project na binibigay sa akin. Hindi eh. Diba? Parang sa akin, mas nagiging magaling ako because of her. And that's the right love. Diba? Suportado ka, iintindihin yung trabaho mo. Kumbaga, nagiging mas magaling ka compare sa dating ikaw. That's love para sa akin. And si Shaira, kahit may nangyari sa amin, hindi ko siya iwan kasi sa kanya ko lang naramdaman eh. Feeling ko hindi ko mararamdaman sa ibang babae. So, wala namang kay restrictions pagdating sa mga ka-eksena? Wala naman. Kahit kissing scene, wala. Yeah, pero to be honest, nung mga first years namin, dumaan talaga kami sa stage na talagang super seloso. Selosa, hindi, bawal, hindi, ganito. Sa point na huwag mong gawin yan. Uh-oh. Selos lang talaga. Yeah. Siyempre, normal naman yun eh. Kasi, ang pinaka-ano lang namin, i-heads up yung isa't isa kung may gantong eksena na mangyayari, kung may kissing scene. Mm-hmm. Ganon lang. Pero not to the point na hindi pwede, pinagbabawalan ni ganito, wala. Pero ikaw, meron kang self-restrictions? Wala. Kung kailangan talaga sa work, gagawin ko. Kasi gusto kong ipakita sa kanila na hindi porket may boyfriend ako or ganito, hindi na ako pwedeng sa ganyan. Gusto kong ma-experience and matry, ma-explore yung sarili ko kung hanggang saan yung kaya ko ipakita at i-offer. Ayokong i-box yung sarili ko as pa-cute lang, pa-sweet-sweet lang. Gusto kong mag-grow din as an actress. Bilang yung, syempre, yung boyfriend ko, award-winning, diba? Siya rin ang mentor ko. So ako, gusto ko rin matry makarating sa ganong stage na, oy, ito, marirecognize nila ako. So, yun. Basta kailangan sa script, okay po ako. So, ano na na-invest mo? Hindi, babaman.
Ano, Rolex? Relo. Oh, hindi, mangungutang yung ako Rolex. Kay Mama Oji ngayon. Kaya hindi, ano lang yan. Ano to? Hindi, Rolex. Ano lang yan. Watch lang yan. First, ano ko lang naman, Mama Oji. De, okay, deserve mo yan. Ano kaya ka ba? Kasi hindi mo ninako ang binabili mo, di ba? Ngayon, nabili ko yung bahay after 15 years ko sa industry, sa showbiz industry. Wow. 2021, November 10, 2021. Para sa'yo, para sa family mo. Same. Para din sa future ko. Para din kay Shaira. Kay mommy. Alam mo yun, nabili ko siya 15 years after. Wow. Salagang ipon-ipon. Tapos, kotse, SUV. Tapos ngayon, yung recently lang, yung talagang gustong-gusto kong pangarap na kotse. Sabi ko man lang sa sarili ko, bibiling ko siya bago ako makapag-asawa. Kumbaga, para at least, after nung bago ako mag-asawa, nagawa ko na, nakuha ko na lahat. Nabili ko ng gusto. Mustang. Wow. So, recent. Investment na, ko siya. Hindi, ano lang yun. Kumbaga, reward lang yun sa sarili ko. Kasi alam ko din naman yung pinaghirapan ko. Hindi rin madali. And alam ni Mama Oji yun sa industriya natin. Makakabili ka niyan agad-agad kung talagang magkakaliwaan yung mga project. Kaliwat ka na yung project. Pero bago ko makabili niya, kailangan mo mag-ipon ng matagal. And gusto ko lang din maka-inspire sa mga artista na kagaya ko na hindi rin naging madali yung pinagdadaanan nila. Nahihirapan din sila. Huwag yung sukuan. Habang nakikita nyo yung sarili nyo na meron pa kayong ibubuga hanggat may talent ka sa sarili mo na kaya mo i-showcase sa lahat, tiwala ka sa sarili mo kasi yan ang magdadala sa'yo sa pangarap. So yun lang, gusto ko lang maka-inspire din ng tao, hindi lang artista, lahat ng tao na may gusto i-pursue ang pangarap. Kayo ay 11 years na. Ang cut niya ay 11 years. Meron ka pa bang gusto? 12 years. 12 years naman yung Kim C. Sisiyan ni Mads si Kim Chu. Sana malampasan niyo yun. Oo naman, Mods. Oo naman. Confident kami na malalagpasan namin. Uh-huh. Kasi iba eh. Iba yung sa amin. Iba yung understanding namin sa isa't isa. Mm-hmm. And talagang mas lalo naming napatunayan yun nung in-announce namin engagement kasi hindi namin na-expect na tatanggapin ng tao ng ganun. Actually, nagulat din kami talaga. Naging inspiration siya. And yun, sabihin namin sa sarili namin sa isa't isa na tuloy lang natin ito. Yeah, naging part pa tayo ng humili nung parang may dalawang priest na sinama kami sa homily. Talaga? Opo, may mga nagsisend na lang sa amin ng video na nag-trend ng link. So, nagulat kami kasi ang ganda nung pagtanggap na parang, nga, sa generation ngayon, parang hindi mahirap makahanap nung ganitong klaseng parang. Hindi after sa ano. Opo, na tapos dun sa part ng humili na yon na may na-realize pa kami lalo na parang sabi ng priest doon, bakit magpapakasal ka lang ba? Para sa sex? Hindi. Kasi sex is sacred. Your body is sacred. So dapat hindi siya basta-basta ganun kadali ibigay sa iba. So, hindi ka magpapakasal para lang doon. So, ang tama nga naman, oo nga, na porket ginagawa na siya ng maraming tao ngayon, ibig sabihin, normal na siya, na dapat ganun na. Pero, hindi. Okay lang na hindi maging katulad nila. Okay lang na hindi sumunod sa ganito. No, akala nating normal, pero hindi naman talaga. Nino-normalize kasi yung ganun. Yes, oo. Yung premarital sex. Yes, Mama Oj. Kasi doon nakikita kung compatible kayo. Yun, may mga ganun pa na kung ano, compatible kayo sexually. Parang hindi ko alam kung bakit. I have nothing against them kung yun yung desisyon nila kasi katawan naman nila yan. Pero yun, kung siguro sobra lang din yung will ko, yung paniniwala ko kay Jesus na yung mga tinuturo niya sa atin sa Bible. Kaya ganito kami ngayon kung paano namin pahalagan din yung mga binitawan din namin salita sa mga magulang namin para ibigay sa amin yung blessing nila. Kaya eto kami. Sabi ko naman sa kanya yun, na kapag di mo na kaya, sabihin mo sa akin, kesa yung magsisinungaling ka, hindi niya na kayang tiisin talaga yun. Oh. Sabi ko sa kanya, makipag-break na lang siya sa akin. Oh my God. Ganun kaya ako ka-straightforward sa kanya. Opo. Kesa naman kaya nangyari na... Kaya mo siya ng ganun na yung 11 years? Opo. Opo. Yes, tanggap ko naman yun. Sinabi alam niya naman yun. Alam niya naman yun. Kasi yun yung talagang yung gusto niya after marriage talaga. Walang second chance yun. Alam niya yun. Sorry, pero yun yung limit ko. Yun yung ultimatum ko. Kaya alak ba dito? Kaya sabi ko, it's your loss. Basta sabi ko sa kanya, kung sa tingin mo mga ngaliwa ka na, sabihan mo na muna ako. I-split ka na. My God, so paano pag nakasal kayo, isang pagkakamali lang ayun out lang talaga. Alam ko yun. Alam niya. I-give up mo agad yung marriage? Hindi kasi siya naniniwala sa mga second chances. Kota na rin ako.
Kaya ngayon talagang nag-focus ako yan sa pinibili yung gusto ko bago ko ikasal. Para at least wala akong regrets, di ba? Ikasal man kami, magkapamilya kami, hindi ko siya hahanapin. Gusto kong bumili ng ganito. Hmm. Sa kanila na yung focus ko. Oh. So pag nag-asawa kayo, kitang-kita na batas ni Mrs. Pero parang lalaban tayo doon. Hindi naman. Talaga. Hindi naman ito batas eh. So, talagang, ang maganda sa kanya, tinuturuan niya ako kung paano mas maging okay. Maging okay ako sa kanya. Nasa lugar sa relationship, naman. Sa mga decisions in life. Kayo ba, during your 11 years, alam naman natin normal ang pag-aaway. So hindi naman kayo madalas mag-aaway. Magtalo. Before yan, pag-aaway lang namin is like selos or something. Mm-hmm. Tapos ako kasi talaga, importante sa akin yung time eh. So yun lang, minsan yun lang. May mga ano lang ako kay Shine. Oh, dapat ganyan, ikilos sa tayo ng ganito. Isa, may mga hindi nasusunod. So yun lang, maliliit na bagay lang ako, Oji, na petty quarrels. Sa amin, hindi namin pinapalaki. Kaya naman pag-usapan, ayusin ng maayos. Tapos pag nag-aaway kami talaga na to the point na medyo as in emotional na kami na mag-aaway, hindi kami magsisigawan. Ako agad din. At si Shai, alam din niya na pagka magsisigawan na kami, kakat na lang natin to. Bukas na tayo mag-usap pag okay na tayo. Never hindi kami nag-curse sa isa't isa. Never namin inspire yung isa't isa. Tsaka hindi kami nag-uusap. Bawa, ngayon okay kami, tapos mami mag-aaway kami. Tapos hindi na rin ako nag-message. Hindi kami nag-text, tawag, bukas na. Pag basta okay na kami. Ganun. Cool down muna. Yeah, kasi ayaw namin may mabitawan kaming masasakit na salita. Tsaka parang number one din talaga sa atin yung respeto. Kasi once na ginawa mo sa akin to, sinabi mo sa akin to, wala na. Parang, markado na yun. Oo. Wala nang respect pag gano'n. Parang like, mura. Never kami nagmurahan. Never ko siya sinaktan. Crossing the line na yun sa akin. Ganyan ka sa akin. So may tendency na magkasakitan tayo na aabot sa pisikalan. So yun po. Ano ang maipapayag niyo dun sa mga tungkol sa relationship? Lalo na yung mga dami na nonsense. Yung iba nagugulat na wow, ganito pala sila, kaya nilang magtiis, no? 11 years na sila pero wala pa rin sex. Mm. Yung iba, my God, hindi ko yata kaya yun. Kaya yung iba, di pa? So yung iba, bumibilib sa inyo, yung iba, parang tataas ang kilay. So ano yung pwede niyo ipayo sa mga tao? Para sa akin, wala naman kaming pinipilit, wala kaming gustong i-please. Ito lang yung story namin. Gusto lang namin i-share sa inyo na it's still possible to preserve your purity for the one you truly love. Yung the one na alam mong mamahalin ka, na alam mong hindi masasayang kung ano man yung invest mo sa kanya. So, true love really waits. It can wait. At ako, yun yung isa sa pinaka-proud ako sa sarili ko na hindi ko binitawan yung pag-aaral ko. Kahit sobrang busy ako sa trabaho, busy ako, syempre, hindi ayoko rin pabayaan yung relasyon namin ni Edgar, hindi ko pinabayaan yung pag-aaral ko kasi naniniwala ako dito sa pag-aaral na ito, malayo yung mararating ko. Mawala man yung showbiz, alam ko na may aral akong napulot, may experience ako, meron akong alam. Tapos yun yung from there, alam ko na hindi ako mawawala, hindi ako pupulutin sa kangkungan. May tataguyod ko yung pamilya ko, yung sarili ko. Hindi ako aasa kahit kanino. Para sa akin, kung talagang mahal mo, yung isang tao, re-respetuhin mo siya. Walang pilitan, wala respeto, and i-honor mo yung tao na yun. Kung gusto mo siyang makasama habang buhay, gagawin mo yung lahat. Kahit mahirap, magsasakripisyo ka, it's part of the relationship. Yun yung pagkatao ng taong minamahal mo eh. So, dapat tanggapin mo. So, for me, yun talaga respeto. Maging open sa isa't isa. Huwag na huwag magsisinungaling hanggat maaari, hanggat kaya. Kasi yun yung pinagmumulan. Maliit na lamat na unti-unting lumalaki, nabubulok, hanggang sa yan magiging toxic na. And magtiwala kayo sa partner niyo. Correct mo kung ano yung nakikita mong mali sa partner mo. Huwag mong itolerate. Kailangan ituwid mo yun. Sa mga kalalakihan na meron din ganitong love story, respeto natin, sacrifice. Kumbaga, isipin natin na yung sakripisyo natin na binigay is magiging worth it siya after marriage. And be a better version of yourself palagi. Iwas tayo sa mga temptation, iwas tayo sa alam natin na ikasisira ng relasyon natin with our partners. And sa lahat din naman ng mga lalaki na nagmamahal, respetuhin natin yung mga kababaihan. Kasi huwag natin sasaktan. Yeah. Emotionally, physically, wag magmahalin natin sila. Mas masarap kasing magmahal ng tama at mas masarap magmahal ng transparent ka na pinapakita mo na ito ka talaga. Mas masarap 'yun eh. Kumbaga, everyday marirealize mo 'yan. Ang sarap tama sa tamang tawa. And sa lahat ng mga couples naman diyan, meron din story like sa amin. Tuloy niyo lang 'yan, maging inspirasyon niyo lang isa't isa and sabay kayong mangarap.
Kasi in time, yung mga pangarap na yun, sabay nyo rin makukuha. Yeah. Mm-hmm. Girls, know your worth. Yes.